Okay guys, pag nakuha nyo na, na-connect nyo na yung internet cable sa laptop at sa router na pinakita ko nung una, dito naman tayo sa internet. Hanapin natin sa internet. Kailangan may signal kayo. Lagi may signal. Tapos clickin nyo lang internet. Then, punta na kayo sa IP address na nakita natin dun sa router. 198, ayan, ito siya. Ito guys. Ito siya. 198.168.1.1, clickin nyo lang yan. Click. Kakalimutan yung address, IP address. Ito siya guys. 192.168.1.1, ito yung nasa router natin na pinakita ko kanina. Clickin nyo lang yan. Pag nandito na kayo sa configuration center, yan dito tayo. Dito kayo pupunta. Tapos hanapin nyo lang siya sa baba. Ito siya. Number 1, click here. Sabi click here. Clickin nyo lang yan guys. Click nyo. Tapos ang ating password is, ang default password ay admin, admin. Tandaan, default, admin, admin. Admin, admin, dan login. Yan, nandito na tayo. Tapos, magpapalit tayo ng ano ng password ng ating router. Dito kayo pumunta. Dito sa Wi-Fi. Klikin nyo lang yung Wi-Fi. Then, eto na tayo. Pagkatapos ng Wi-Fi, dito tayo sa setting. Setting naman tayo. Ayun. I-scroll up nyo lang. Kung gusto nyo palitan, kailangan WPA to ha. Personal. Personal, tapos ito yung password. Dito nyo palitan ng password. Ang password ko ay Ronald021. Tapos, pagka palit nyo ng password, nalagay nyo na yung inyong gustong password, i-apply nyo siya dito. Clickin nyo lang yung apply. Apply. Huwag nyo kalilimutan. Apply. Yun. Pag-click nyo ng apply, okay na siya guys. Okay na yan. Ganun lang kasimple ang pagpapalit ng router password. Kung gusto nyo yung palitan. At so, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba guys. Wala na kayong babaguhin dito. Yun lang, ganun kasimple lang guys. May mga tanong sabihin lang para maituro ko sa inyo. Okay guys, thank you very much. Sana may natutunan kayo. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga bago kong video. Salamat po, thank you very much. Good luck. Ayan, tapos na tayo.